Boracay, bababa. Nagdala nito kami sa conveyor belt. Naghihintay kami ng aming mga bagahe. At meron na lang din nakapaskil doon na yung luggage sa Santiago. Saka dalawa pang bahay niya. So syempre, nag-complain kami. At bakit may hindi ko din ito din? Dahil yung isang kasama namin, yung anak nila, may asthma. Kailangan ng gamot at puro pang tayo mga. Actually, yun lang yun eh. Kung sinabi po ng Cebu Pacific na, Sir, ma'am, hindi po namin makakabili yung pagkain ninyo. Kung katiklan pa lang, hindi pa nakatikin. Sana po natanggal namin yung gamot. Ganun lang po kasimple. Kahit hindi nila yung gamit namin, bibigay namin eh. Huwag lang yung mga importante yung dokumento. Gamit lang naman po yun eh. Wala naman po sa amin yun eh. Ang importante ito, bakit hindi niyo po sinabi sa amin na iiwan niyo yung mga bagahe namin? Hindi ba magaling yun? Madali lang naman yun, di ba? Yun lang po yun. At lumaki lang po ito dahil pinag-unan po kami ni Montour po na hindi ko naman po siya nakilala. At yung sinabi ko po na tinanong ko po siya mabuti, ano po sa rin ginagawa niyo? At sinuntok niya po ako at sinita. Yung po at totoo man yan. Wala naman po siya sinabi. Sabihin, saktan-saktan po. Sinabi ka na kinausap niya. Ano ang lumalabas kasi na kinausap niya? Sabihin na. Marami po siyang statements eh. Kinausap niya sa protein, kinomfort daw niya, kanunan, ganun-ganun. Wala po nangyari. Sinuntok niya ako agad eh. Tinanong ko lang po sa kanya, Sir, ano po ba yan? Ginagawa niyo. Tapos humingisi siya, tumatawa niya. Hindi po totoo yan. God is my witness, hindi po totoo yan. Ilabas yung CCTV na yan, malalaman natin ang katotohanan. Bakit ayaw ilabas po ng Terminal 3, airport? Pero din gusto ko lang itanong sir, kasi parang iikay ka ang mga. Ito ba ay dahil doon sa sipa na tinamo mo? Ako rin yung malaki ang matobo. We have advice, may pasensya nyo lang ang advice na kapagin. Huwag na muna magbigay ng statements sa maintindihan nyo. Kasi ay nga rin maaari na rin pa rin yung trauma na in time to be delayed. Yung sinabi ko nga na yung ginawa niya sa akin pa nung pakakalimutan, siguro mapapatawad ko siya dun eh. Pero dun sa ginawa niya sa asawa ko at trauma niya sa mga anak ko, yun ang nakapagpainit ang mga talaga. Remark mo sa'yo mga bata. Yun, meron po silang manong bukas. May schedule sa doktor dahil sa na-trauma. Very easy yung lalo na yung bulso. Very protective yung scenario. Very protective yung scenario niya. Galit na galit na rules. Worst cut man. Is in jail. Diba? For a 4-year-old na sabi niya, diba? Parang meron tumapit eh. Marunong nang mag-isip ng bata, na hindi naman po yun ang tinutunan namin. Ano yung pakilang ba na ilang kasi di ba kung makarapit ng video sa YouTube para lumalabas ka pa sila? Thanks, sir. At yung pasasari ng iba na, a 68-year-old man na pinatunan, ano yung reaction mo? Kung hindi niyo po sinipa yung asawa ko, baka hindi ko mag-react yun. Sino matinong lalaki na papatol po sa babae? At anong height niya? Mas malaki po siya sa akin eh. 6'1"? 5'1, black belter daw siya, na ewan mo anong style. Ba't mo gagamitin sa babae na walang kalatag-alatag? Yun lang po yung sa akin eh, bakit ko sisipahin yung asawa ko? Kaya nandito naman ako na. Yun lang po nakapag-init ng ulo ko, bakit kailangan yung sakta ng asawa ko? Nilamok nga ayaw kong matabuhan na, di ba? Sisipahin pa niya. Sir, dagdag ko lang doon. Siguro na by now, kita nyo rin na hindi totoo na pinagtulungan ng 7 o 8 tao si Mr. Montour. Kita-kita naman sa video na 2 tao lang yung nakalaban niya. Okay? Si Raymar at saka yung isang lalaki na kapig. Kita-kita rin naman na yun na yung mga bandang huli na ng patulungan. Kaya importante sa atin makita yung mga naunang incident. Kasi doon yung makikita kung talagang ano ang totoong version at kung sino nagsasabi.
doon nga bakit sa mga naunang isip ko, Ray Martinez, parang medyo maano pa rin sa amin ang set, yung basta ka na lang niya sinapak. Alam mo, bakit na? Hindi ko alam. Madumali ba yung pagkasabi mo or galit ka? Sir, ano mo yung ginagawa niyo? At ito pa, diba, nagkatapos na, punta kami sa airport. Department. Ikaw na po siya ginagawa ng polis. Nakaupo po siya. Dumating po kami. Sinabi niya kay Clotin. Hello. Bakit? Ano yung para saan yun? Pagkatapos ng away-away, pagkatapos ng sipahin si Clotin. Hello. Tawin ko alam ko talaga ako. Hindi ko po alam kung bakit niya ginawa yun. Hindi ko po alam yun. Kasi yung panununtok niya, hindi rin normal po yun. Hindi ko po alam po. Ano, basta, lumapit ako. Ano po yung ginagawa niyo? Sinuntok ako at sinipa. Nagulat po ako doon na bakit gano'n. At naulit po yun doon sa airport security. Na dumating kami doon, hindi po alam kung nangiinis siya, na parang po iniinis na kami uli. Mike, ayun, pagkisimpa niya siya, pagkisimpa, sumugod si Kadil? Hindi. Nagkaawatan pa eh, Kasi nagkaawatan na, parang nagpiging kalata siya ng halaman. Hindi ko alam. Kinausap ni Kadil. Bakit po sinagdan niya sa ako? Kasi sinunto at sinipa. Tapos humisi muna siya, humisi. Tawag niya kanina. Hindi nga aso eh. At tinignan niya si Pudin. Tsaka niya sinipan. Pinulak. Hindi ko lang sinasabi si Pudin sa kanya. Hindi galit. Bakit? Siyempre galit. Sinuntok ako eh. Siyempre galit siya. Sinasabi niya. Bakit ko sinuntok? Sinipan yung sarwa ko. Tapos pinuntunihin na tinitigan siya. Tinitigan siya at pinulak at sinipan. So, dahil doon sa mga pinapakita, we can say na kung kasi naman hindi siya normal yung mga stress levels din siguro yun. Marami naman sa airport, siguro ngayon, diba? Stress levels din. Matindihan nyo kung bakit upset si Pauline dahil na worried siya din yung mata, wala yung mga kanoon. So, pasin nyo, under stress na siya. At siguro, si Mr. Under stress at that time, kaya rin siguro yung panahon. Kaya man, siya na ngayon, nagkataon lang. Pag-iwa din yung mga. Kaya kasi sabi namin, siguro kung magbumaba na, nagbumaba na. Kasi, unang pan, emotional si Kobe. Kung nagsalita siya ngayon, sigurado may masasabi siya na ikagagalit din talaga ni Mr. Tun. So, we want to pacify as much as possible. Nandiyan na yung kaso, hindi sila atras. Lalaban si Raymart at si Claudine sa kaso. At magsasampa pa sila ng kaso against Mr. Tun. Paano mangyari after, brother? Makapag-usap sila ng what during time. Sa pagkakasayari niya, kaya din ang sinabi mo, nagtataka kayo kung bakit bigla na lang siya ng tuntok. Parang iniisip ko bakit. Ganun din ang iniisip ko. Kahapon pa, bakit? Bakit ganun ang reaction niya? Bakit iniisip siya? Bakit naging hulo? Sakit ko din. After mong fight, bakit?